Mga ka-Republic, heto na naman ang ating PBA updates. Noon pa may nagpapalutang ng balitang ito na si Chris Newsom daw ay pupunta na sa Barangay Ginebra. Lalo't isa si Newsom sa mga paborito ni Ginebra Coach Tim Cone. Katunayan, kinat-u hindi isinali ng isang coach si Newsom sa lineup ng Gilas noong nakaraan. Ngunit nang umupo si Tim Cone bilang national coach, agad niyang kinuha ang Meralco guard. At di maitatanggi, masaya rin si Newsom na maglaro sa ilalim ng sistema ng Ginebra coach. Kasama ngayon si Newsom sa Strong 11 ni CTC na lumipad na patungong Europe para sa 2 pang tune-up games bago harapin ang Gilas, ang Latvia at Georgia. Ang tanong ngayon, lilipat na nga ba siya sa Ginebra? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay pakisubscribe itong ating munting channel at pakifollow na rin po ang ating Facebook page, Sports Republic PH. Maraming salamat po sa suporta. Mga ka-Republic, kung sino-sinong player na ang dinala ng ilang vlogger sa Barangay Ginebra, basta nakita nilang mahusay ang isang manlalaro, ang gusto agad nila'y dalhin o ilipat ito sa Gin Kings. Lalo na kung naamoy nilang malapit nang matapos ang kontrata ng isang player sa kanyang mother team. Na-draft si Chris Newsom noong 2015 at sa ilalim ng 9-year rule, siya ay magiging unrestricted free agent ngayong taon. At dahil nga exceptional ang husay na ipinakita ni Newsom, marami agad ang vlogger na nagsabing tinatarget ito ng Ginebra para makatamdim daw ni Scottie Thompson. May mga Ginebra player na magre-retiro kaya't maluwag na pwede itong kuhanin ng Gin Kings. Ngunit ako na po ang nagsasabi, sorry kung na-fake news kayo ng ibang vlogger, mag-i-stay si Chris Newsom sa Meralco. Hindi siya aalis sa Bulls. At least iyan po ang may katiyakang sinabi ng Meralco coach na si Luigi Trillo. Kontratado raw sa kanila si Chris Newsom hanggang buwan ng Abril pa sa susunod na taon, 2025. Singkad pang 10 buwan bago maging unrestricted free agent ang bagong hirang na Finals MVP. Isa si Chris Newsom sa core ng Meralco na nagpataob sa powerhouse SMB sa All-Filipino Conference Finals. At ang kanyang heroic jumper ang tumapo sa 14 years na paghihintay ng Bulls upang makuha ang kanilang unang championship. Sa ganitong kalibre ng player, tiyak na bantay sarado dyan ang team management. Kahit maging UFA pa yan sa April 2025, tiyak hindi yan basta-basta pakakawalan ng Meralco. Katunayan, ipinagtapat ni Luigi Trillo na nagkaroon na sila ng inisyal na pag-uusap tungkol sa contract renewal ni Chris Newsom. Medyo nahinto lang daw ang negosyasyon dahil sumalta nga sila sa finals at ayaw nilang magkaroon ng distraction. Malakas ang loob ng Meralco head coach na hindi sila iiwanan ni Chris Newsom. Lalo na raw ngayon na nag-champion sila. Kadalasan daw na ang isang magaling na player na lumilipat ng team ay dahil naghahanap ito ng kupunang magpapa-experience dito ng championship. Ngayon ay nag-champion na ang Meralco. Isang dahilan ito para magdalawang isip si Chris Newsom na lumipat sa ibang kupunan. Pero paano ang salary? Kilala ang SMC team sa pagbibigay ng malaking sahod at matatabang bonus. Sa nakita nating naging saya ni Big Boss Manny B. Pangilinan sa pagsa-champion ng Meralco, kaya rin niyang ibigay ang offer na ilalatag ng sinumang team na gustong makuha ang kanilang star player. Kaya ang konklusyon natin, hindi magkakasama sa Ginebra sina Tim Cone at Chris Newsom. May mutual admiration man sila sa isa't isa, hayaan nating magkatulungan na lang sila sa Gilas, Pilipinas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, na yun ang nagtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa iyo, affectionate alligator. Nako, salamat sa iyo. Salamat sa tiwala, idol. Shoutout din sa iyo, Michael D. Sinisikap ko talaga yan. Sa iyo rin, Efren Magbuo, kabayan. Ingat ka dyan sa Italy. Shoutout sa iyo. Sa iyo rin, Erwin Santiago. At shoutout din sa iyo, Josie Casilao. Si JB, magaling talaga. Sa iyo rin, Herminia Balinget. Good luck sa ating national team.
Sa'yo rin, Donald Borlagatan. Tama ka. Crescenciano Vidal. Salamat, Idol. Salamat sa tiwala. Nakakataba ng puso. At sa'yo, Rosemary Juan. At sa'yo, Via. Happy watching. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.